So what's up mga boss? Today's episode will be different. Mag-start siya ngayong 12:28 in the morning na. Nakauwi na ako sa bahay because this day is so... Parang nananaginip pa din ako sa mga nangyari. Alam mo yun, punong-puno ng tawanan simula 24 hours ago. Gantong-ganto, 12:30 din, kaninang madaling araw, nagsimula yung... Alam mo yun, puro tawanan lang ng tawanan yung mga nangyayari sa araw ko hanggang sa makauwi ako hanggang kanina. And why? Why? Bakit? Eto ah, simulan natin nung kagabi na yun nga, tumambay kami kila Ruel. At ang aming putrid noodles na maanghang sa loob ng bahay. Woo! No doubt. Ah, Brad. Brad, oh, ano? Si guys. Oh, what? Okay. Ano yan? Hatcher yata yan. Pancake. Pancake. Pancake ba yan? Papad. Yan ang tinatawag na magic papad. 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 Magic papad. Hindi ko panitigman to eh. Oo. Hindi, masakap. Uy! Uy! Brad, may suka yan. May suka yan, Brad. Ah, sinasasasuka. Oo, yan. Ano laki? Parang ano? Woo! Parang ostya. This is life! Yan. Sinasasaw yan dyan, Brad. Boom! Sarap yan. Yan. Sinasasasasuka. Oo, yan. Ano? Oo. What can you say, Brad? I really like it. I really like you. Mali. Ang pangit! I really like you. Pangit. Ulit. Grabe, ang kukulit nila hanggang 4 a.m. Actually, natulog naman ako ng 2 hours. Kasi nga, may lakad pala ako kanina umaga. So, natulog akong 2 hours. Pero, wala pang 4 a.m. Grabe, nagtatamblingan sila. Ang gugulo nila. Patay! Ano? Malambot. Ang kukulit. So, alam mo yon, good vibes lang and positive thing din naman sa akin at nagising ako ng maaga at may energy. 5, 6, 7, go! Yem, sa aga mo maligo. Oh. Di ba ganito yung field trip? Di sobrang aga. It's 4:35 a.m. na. Oh. Galim. Meron yun ka. Wala. Pwede na ba ako maligo? Pwede na maligo. Pwede maligo. Yeah, ligo na ako. Palala, huwag ka na magpapaasa. Pwede ka maligo, huwag ka na magpapaasa. Para sa long drive namin papunta sa doon sa kabilang bayan. 3 hours drive. And then ang surprise pa noon is kagabi kasi parang ganto na medyo mafog. So ang hinala namin kinabukasan na umaga is talagang mafog and yun nga mafog talaga siya nang umaga. And sobra, almost zero visibility yung nasa harap namin. Wala na kaming makita. Super foggy na. Takbo na lang namin 40. Renta na lang. Grabe! Hindi na nga mag-focus yung camera ko. And ang pinaka-surprise pa nung hindi na ko na ng aking camera is tumatakbo ko siguro ng mga 30 to 40. And then, hindi ko nakita yung saan eh. Alalay lang talaga ako. Wala na ako nakikita sa harapan. Kundi ang guide ko lang is yung linya and yung gutter. And then, on
our surprise is biglang may nakahinto na nasasakyan sa unahan namin. So, hindi naman ako biglang napapakino kasi nga medyo mabagal lang yung ano ko. But still, andyan na lang siya sa harapan ko. Sobrang onti na lang ng agwat. And guess what? Yung sasakyan na yun, nakabunggo sa isang bus. And wala namang kasunod yung bus. So, silang dalawa lang yung nagbungguan. And then, kumabig na lang ako paano. Dahil madami din mga nag-hazard na naka-slow mode lang talaga silang lahat. Dahil nga, halos wala nang makita. Yan, nakikita na natin ang ano, sky. Haba-haba. Ayun ah, na-stress ako dun. Isa ko pa, ano. And then yun nga, mission lang namin to because, alam mo yun, support lang sa kabilang bayan dahil sumusuporta din sila dun sa katatapos lang namin na programa. So kami naman yung dumayo dun and yun yung last day ng kanilang program. Alam mo, ciao! Tsaka ang lupit ng mga ano nila, balloons. And alam mo yun, nakakatuwa lang kasi yung iba doon, mga kaibigan ko na almost 3 years na. And yung isa kong tropa doon, ano na, preggy na siya. So alam mo yung parang, wow, ganito na pala tayo katagal magkakilala. And yun, kwentuhan, catching up. And yung isa kong tropa, nung last vacation ko lang naman siya huling nakita, ngayon lang ulit kami nagkita. Because sa Pilipinas nga, kasama natin siya sa Ilocos tour natin. So, taga dun siya. And yun, catching up lang din. And alam mo yung buong araw, halos tawanan lang kami ng tawanan, ganyan. Dahil may program, and good vibes lang talaga yung nangyayari. Take note, 2 oras pa lang tulog ko nun. Wow, dami food! Na-bless ko na! Sarap! San tribal, oh! Saka ang dami nilang cake. Boom! And then... pagkatapos ng program, biyahe kami. Papunta dito ulit, pabalik. And okay, smooth na smooth ang biyahe namin. Walang kahasel-hasel. 3 hours. And then pagkatating kay La Charm, good vibes pa din. Kasi alam mo yun, parang na-miss mo naman yung mga tropa mo dito. What's up? May pasalubong kami sa inyo. Uy, may pasalubong kami sa inyo, Tre. Ay, kaya sila. Totoo to? Totoo yan! Ang bango ang makeup sa... Teka lang, pawis ako! Nakakahiya naman! Thank you! Ko. Oo, dinay ko talaga namin yan, no? Oo, tontuwa kayo, di ba? Cheesecake! Uy, dyan talaga kayo kakain! Ang tibay niya! Ilabas niyo naman sa ano? Alam mo yung kababaing tao? Ilabas niyo naman sa paper bag ba? Ang sarap ba? Actually, di ko pa natitikman yan. Sana lumabas man lang ng balot, ano? Oo nga eh, no? Hindi, okay na sa akin, no?
Uy! Oh, grabe! Ayaw mo, Bianca. Uy, guys! Yung mahuhulog. And, by the way, nag-swimming kasi sila. Nag-swimming sila. Nagpunta dun sila sa Alrim. Nag-gym, chillax, lunch, doon sila kumain. So, medyo left out kaming apat dito. Mas lalo na ako kasi talagang ano eh, syempre tropa pips yan eh. Pero syempre mission first, wala naman ako pinagsisihan dahil sobrang nag-enjoy din talaga ako doon sa mission namin doon. And yun nga, nag-ano kami, rami, and nag-bingo kami, nanalo ako isang beses, di na ako nakapag-vlog din noon. After 3 hours na biyahe. 3 hours? Mahigit. Back and forth yun? Hindi eh. Papunta, pabalik ko lang yun. Tsaka papunta. Nasa CR lahat sila dahil ang dami namin kinain kanina. Ako hindi ko pa natitikman. Titikman ko yan. Pagod! Ito oh. Ito, break nila nito 4-5-6. Pero napatalo ko din yung napalanunan ko. And then yun nga, nakapag-takeout kami ng cheesecake, pinauwi sa amin. Ang sasarap talaga ng mga food, pero take note, di pa rin ako nag-ra-rice. And yeah, hanggang sa... yun. Hanggang sa ngayon. Eto na tayo ngayon. Punong-puno pa din ako ng smiles and energy. Kahit paidlip lang yung mga nakaw ko natulog. Kanina nga, natatawa ako. Natawa kaming lahat. Nagbibingo kami. E di yan. Lalagay kami ng ano, B1, B2. Hindi ko na napansin, nakaganyan kasi ako. Tapos, nakapikit na pala ako, tapos natutulog na ako. Tapos lahat sila napansin kasi medyo nandito ako sa unahan na unahan. Tapos nakapalibot ako ng ganun, diba? Ayan yung shot. 6. Oh. Eh, tawa na sila ng tawa. Sabi, o ano, ilan na ano, magbibingo ka na ba? So, inulit na lang nila. Yung ano, wala naman ako nakaligtaan pa. Dahil siguro saglit pa lang ako nakaano. Tapos may iniisip lang ako nun. Hindi ko alam, nakapikit na pala ako and natutulog na. Natutulog na ako, pero andun yung iniisip ko. Nung nagtawa na sila, hindi ko na maalala kung ano yung nasa isip ko nung time na yun. So yun lang, maraming salamat and I hope na kayo din sana full of smiles, full of happiness. Alam nyo, basta pinapasok nyo talaga si Lord sa buhay nyo. Parang siya na mismo magre-reward sa inyo ng kaligayahan talaga, promise. Sa Pilipinas, yung mga kaibigan ko ngayon na nagsuserve din sa church, meron silang conference, kerygma conference. And I know na sobrang nag-enjoy sila ngayong weekend din na to. Kasabay ng pag-enjoy ko naman dito sa weekend ko dito. Because na-experience ko na yung kerygma conference when way back na nagsiserve pa ako sa Pilipinas. 2 years, ganun. Sobrang enjoy, fulfillment. Tapos habang nagsiserve ka, iba talaga yung feeling. And then kasama mo pa yung mga kaibigan mo, kasama mo yung pamilya mo. Alam nyo, try nyo mag-serve sa simbahan, sa mga Catholic community na meron kayo dyan sa inyo. Promise, hindi nyo talaga siya pagsisisihan. Si Lord na mismo ang magre-reward sa bawat isa sa atin kung ano yung mga binibigay nating service para mas mapalaki yung kingdom niya dito sa tinutuluyan nating tinatawag na earth. Pero yun nga, talaga sobrang mind blown and sobrang saya lang. Saya. So once again, once more, maraming salamat and see you guys on my next vlog.